Masayang pagbati, mga Ophirians. Bilang paggunita ng Feast of Tabernacles, inihahatid ng OHC ang isang natatanging mensahe, bird's eye view ng mga mangyayari mula sa kasalukuyan hanggang sa susunod na 1,000 years. Yes, you heard it right. Until the next 1,000 years of planet Earth and beyond. Sa ginanap na 75th United Nations Debate Assembly, kamakailan lamang, ating natunghayan ang mga binitawang salita ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Hindi nagkamali ang political analysis and projections na aming ginawa sa mga nakaraang video. Just a brief recap ng mga sinabi namin noon. Number 1, mananatili ang masangsang na hangin bilang new normal. It is now happening. It will stay this way for a while. Number 2, sinabi namin noon, abangan ang pagsasaulian ng kandila sa pagitan ng USA at China. Nangyayari na po, nagsimula sa mga trade embargo, pagsasara sa consular office, at abangan natin ang mga susunod pang iba. Number 3, gagamitin ang Hong Kong laban sa China. Yes, tinangka nila, ngunit naagapan ng China, kung kaya nag-change strategy, Taiwan ngayon ang ginagamit. Number 4, sinabi namin, ipanalangin na huwag mangyari ang Big One. Sa kasalukuyan, apat na bulkan sa Pilipinas ang sabay-sabay na nagsisimulang mag-alboruto. Ito ay mga pagbabadya ng malakas na pagyanig sa kapuluan. Sa muli, hindi namin sinasabi na kami ay mga propeta, ngunit ang ginagamit nating analysis ay hango sa wisdom ng mga propeta. Ang nakaraang United Nations 75th Anniversary Debate nitong buwan ay nagpapakita kung saan na patungo ang mundo. Makikita lamang ang bigger picture kung naunawaan ninyo itong mga naunang inilabas naming series. Number 1, Creation Series. Number 2, Babylon Series. Number 3, Two Witnesses Series. Number 4, World Territories Series. Number 5, Gog and Magog Series. Dalawa lang ang key players sa geopolitical arena, Seeds of the Woman at Seeds of the Serpent na gumagamit ng beast governments and religions. Kapag pinag-uusapan ang prophecies, maraming sekta at tagapagturo ang dumidirekta agad sa Book of Revelation. Nilalaktawan nila ang Genesis, Isaiah at iba pang mga kasulatan kung kaya namamali sila ng interpretation. Kadalasan, pinapasukan ng doktrina ang mga prophecies kung kaya hindi nila nakikita ang mga katuparan. Ganito ang nasusulat ni Prophet Ezekiel. Ezekiel chapter 13 verse 3. Thus saith Yahweh, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. Kaawa-awang mga hangal na propeta na sinusunod ang sarili nilang diwa kung kaya't wala silang nakikita. Anong aspeto ang dapat bantayan? Geopolitics and religions. Corroboration na lang po ang ibang indicators gaya ng mga kalamidad. Sa geopolitics, pinakamahalagang bantayan ang mga nangyayari sa United Nations. For one reason, ang namumuong hidwaan ng mga bansa na mag-culminate sa pangatlong pandaigdigang digmaan ang natatanging hudyat ng muling pagbabalik ng Mesiya. Tanong, ano ang mga eksaktong mangyayari immediately before maganap ang digmaan at pagbabalik ng Mesiya? Matatagpuan niyan sa maikling kasulatan ni Prophet Joel. Basahin nyo, 3 chapters lang po yan and barely 3 pages ng inyong Bible. Mag-concentrate po kami sa chapter 3 ng Book of Joel. Basahin natin, Joel chapter 3 verse 1. For behold, in those days and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, sinabi ng Mesiya, babalikan niya ang usapin tungkol sa pagsakop kay Juda at pag-agaw sa Jerusalem. Tinalakay na namin ang pangyayaring yan sa World Territory Series. Halinhinan ang mga sumakop sa Jerusalem. Notably,
Canaanites, Babylonians, Assyrian Canaanites, Greeks, and Romans. Sa kasalukuyan, mga Europeans pa rin ang umuukupa sa lupain ni Jacob. Verse 2, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. Sinabi ni King Yahawashi, ang mga bansa ay titipunin ko sa Valley of Jehoshaphat at sila'y kakausapin ko para sa kapakanan ng aking bayan, ang aking Israel, my heritage na kanilang ikinalat sa iba't ibang panig ng mundo at hinati ang aking lupain. Ang tinutukoy ng verse na ito sa world history ay ang paghati ng Palestine at ang pag-agaw sa Jerusalem. Titipunin ni King Yahawashi ang mga bansa para bawiin ang Jerusalem at paalisin ang mga dayuhang humati sa Palestine. Ang sinabing ito kay Prophet Joel ay namumuuna ngayon at nakikita kahit sa United Nations 75th Anniversary Debate na ginanap nitong September 2020. Isingit ko lang, ang salitang Jehoshaphat ay symbolic language na ang ibig sabihin ayon sa Wikipedia ay Yahawah Judges. Click nyo ang link na inilagay namin sa description sa ibaba ng video to see for yourself. Yahawah talaga ang nakalagay. Ngayon, sino nga ba ang salarin na tinutukoy ni King Yahawashi na umagaw sa Jerusalem at humati sa lupain ni Jacob? Luke chapter 21 verse 24. Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles. Mga Gentiles, kung sino ang nakikita nyo ngayon sa modern day Israel, yan ang tinutukoy na mga Gentiles. Bigyan namin kayo ng historical background. Wala pong bansang Israel before 1948. Established fact po yan sa world history. Ang sinasabing Israel sa Bible ay hindi po bansa kundi si Jacob at ang kanyang lahi. Before 1948, pabalik sa panahon ng Mesiya, ang buong lugar na kanilang inukupa ngayon ay Palestine at ang capital ay Jerusalem. Yan ang katotohanan since time immemorial. Itong Israel kuno na nakikita nyo ngayon ay isang bansang artificial na itinayo ng mga Europeans sa pangunguna ng mga Rothschild. Panoorin nyo po ang World Territory Series para maunawaan ang bahaging yan. Verse 4, Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Sidon, and all the coasts of Palestine? Will ye render me a recompense? And if ye recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense upon your own head? Tinanong ni King Yahawashi ang Tyre, Sidon, at Palestine. Ganito ang kanyang sinabi, ano ang kinalaman nyo sa akin, Tyre, Sidon, at Palestine? Magbibigay na ba kayo sa akin ng recompense para sa atraso nyo? Ibig sabihin ng recompense, kabayaran, pakikipag-ayos. Ano nga ba ang kanilang atraso kay King Yahawashi na dapat nilang ayusin? Verse 5, Because ye have taken my silver and my gold and have carried into your temples my goodly pleasant things. Verse 6, The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians that ye might remove them far from their border. Ito ang kanilang atraso. Number 1, ang pagkuha sa mga mamahaling fixtures sa temple. Number 2, ang pagbenta sa mga descendants ni Judah sa mga Greeks upang ilayo sa territorial borders. Sa muli, border ng Shemite territory ang tinutukoy dito ni King Yahawashi. Ngayon, sino nga ba ang Tyre, Sidon, at Palestine sa United Nations na makikita natin sa kasalukuyan?
linawin namin sa inyo, hindi lamang ang literal na lupain ng maliit na city ng Sidon at Tyre ang tinutukoy ng verse, kundi ang lahi ng mga tao at civilization kahit saan sila napunta ngayon. Para mas malinaw, kunwari, ipagpalagay natin na ang lupain ng Tyre at Sidon ay wala na, lumubog na sa tubig. Ngunit kung buhay pa rin ang kanilang lahi at civilization, sila pa rin ang tinutukoy na Tyre at Sidon. Hindi po ang lupa na lumubog ang tinutukoy. So, biblically, maaaring ang Tyre at Sidon na tinutukoy ay nasa Turkey, Lebanon, Syria at iba pang lugar na nakapaligid sa Jerusalem. Ang Palestine is maintained ang identity dahil sila mismo ay nasa silangan ng Jerusalem. Ano ang tugon nitong mga bansa sa salita ni King Yahawashi? Are they making a recompense? Nakikipagkasundo na ba sila sa tribe ni Judah bilang kabayaran sa kanilang mga atraso? Ang kanilang tugon sa mandato ni King Yahawashi ay makikita sa kanilang paninindigan sa United Nations tungkol sa Israel at Palestine issues. Bago ko ibigay ang sunod na verse, mag-warning kami tungkol sa salitang Gentiles na ginamit ng King James Version. Hindi po Gentiles kundi nations ang nakasulat sa ibang versions. Tandaan, ang nag-translate ng ating Bible ay mga Europeans. Lagi nilang pinalalabas na tayo ang Gentiles, which is hindi po totoo kung naunawaan nyo lamang ang world territories at ang family tree mula kay Noah. We are not the Gentiles. Ano ang mandato na ibinigay ni King Yahawashi sa mga bansa? Ituloy natin sa verse 9. Proclaim ye this among the nations. Prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Multitudes, multitudes in the valley of decision. For the day of Yahweh is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. Sabihin sa mga bansa, maghanda para sa digmaan, ipunin ang mga kalalakihan. Maliwanag, ipinag-utos ni King Yahawashi ang gaganaping digmaan. Futuristic po ito kasi never pa in history nangyari na dumilim ang araw, ang buwan at mga bituin sa panahon ng digmaan. Verse 17, so shall ye know that I am King Yahawashi, dwelling in Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her anymore. Para malaman nyo na ako si King Yahawashi na nananahan sa Zion, ang aking banal na mountain. Sa ganun, wala nang mga dayuhan na aapak sa Jerusalem. Ano ang purpose ni King Yahawashi para sa digmaan? Number one, bawiin ang Jerusalem para hindi na ito yuyurakan ng mga dayuhan na ayon sa Luke 21 verse 24 ay mga Gentiles. Number two, iganti ang Jacob Israel, lalo na ang tribe ni Judah na ibinenta ayon sa verse 6 kanina. Malinaw, ang pinaka-ultimate goal ng pangatlong pandaigdigang digmaan ay ang pagbawi sa Jerusalem para makauwi ang tribes of Israel. Ito ang tinatawag sa Bible na restoration of the fortune of Jacob. Para matupad ang restoration, kailangang palayasin ang mga hintil na naghuhudyo-hudyuhan sa Jerusalem ngayon. Ano ang tugon ng mga bansang nakapaligid sa Jerusalem? Ito ang kanilang sinabi sa katatapos lang na United Nations 75th Anniversary Debate. Ang boses na maririnig nyo ay hindi mismo ang mga presidente kundi translator ng United Nations. Unahin nating pakinggan ang Palestine. I now give the floor to the distinguished observer of the Observer State of Palestine to introduce an address by the head of state. معالي السيد الرئيس
Your Excellency, Mr. Volkan Bozkir, President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my honor to introduce the pre-recorded statement of His Excellency, Mr. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, at the general debate of the 75th session of the General Assembly. Thank you, Mr. President. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What more could I say about the suffering of my people, the misery they experience every day while the world stands by watching, and their long overdue legitimate aspirations to live in freedom, independence, and dignity, just like the rest of the world. Ladies and gentlemen, how long do we have to wait until there is a just solution to the Palestinian question, a solution guaranteed by international law? How long will the Palestinian people continue to languish under the yoke of Israeli occupation? How long do we have to wait until there is a just solution to the status of millions of Palestinian refugees, in line with the relevant UN resolutions adopted 70 years ago? Ladies and gentlemen, the Palestinian people have lived in their homeland, Palestine, the land of their fathers and grandfathers, for 6,000 years. They will remain in this land, and they will stand up to occupation, aggression, and betrayal until they gain their rights. We will not bow down. We will not surrender. We will not compromise. And we shall triumph. Ladies and gentlemen, we have agreed to international mediation despite the historic injustice we have seen since 1917, which has left us with nothing except the territories that were occupied in 1967. However, Israel, the occupying power, with the support of the current U.S. administration, has decided to do away with such mediation in favor of the so-called deal of the century. Under the deal, Israel plans to annex 33% of the territories of the State of Palestine, as well as occupied East Jerusalem, including Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre. We and the whole world have rejected such plans, which run counter to all international resolutions that recognized the State of Palestine in 2012 as a member of the international community. Israel has reneged on all of the agreements it signed and has undermined the two-state solution through its aggression. It has killed and arrested people, demolished homes, and stifled the economy. It has sought to systematically alter the character and identity of occupied Jerusalem. It has continued its settlement expansion on our land and has disregarded the Arab Peace Initiative. And through its unilateral and reckless actions, it is destroying the last chance for peace. The only way to achieve a comprehensive, just, and lasting peace in our region is to end the occupation and to ensure the independence of the State of Palestine along the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. You should all know that there can be no peace, no security, no stability, or coexistence in our region without an end to the occupation and without a just and comprehensive solution to the Palestinian question. We will fight until we regain our rightful place among the nations. Ito ang mahahalagang punto ng mensahe ng Palestine para sa mundo. Number one, nagdadalamhati ang Palestinians dahil sa pag-okupa ng mga Israeli sa Palestine. Aniya, naririto na kami sa loob ng 6,000 years. Hindi kami yuyukod, hindi kami susuko, hindi kami makikipagkasundo. No compromise. Sa ganyang pananalita, ibig sabihin sila ay lalaban. Number two,
sa tulong ng Amerika, nais ng Israel na kunin ang 33% ng Palestine at ang East City of Jerusalem. Hindi kami pumapayag na sakupin ng Israel ang mga bahaging yan. Number 3, hindi tumupad ang Israel sa kasunduan ayon sa two-state solution. Gumamit sila ng karahasan, pagpatay at pagdemolish sa aming mga naninirahan. Ipinagpatuloy nila ang settlement expansion sa aming lupain. Sinisira nila ang huling pag-asa na magkaroon ng kapayapaan. Number 4, lalaban kami hanggang makuha namin ang dapat na aming lugar among the nations. Gagamitin namin ang aming karapatan ayon sa international law. Kasama dyan ang karapatang labanan ang mga umukupa sa aming lupain. Sunod nating pakinggan ang Turkey. I now give the floor to the distinguished representative of Turkey to introduce an address by the head of state. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, it is a great honor for me to introduce my president, the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, who will deliver a pre-recorded statement. The order of occupation and oppression in Palestine, which is the bleeding wound of humanity, continues to hurt our consciences. The dirty hand that reaches the privacy of Jerusalem, where the sacred places of the three great religions coexist, is constantly increasing its audacity. The Palestinian people have stood up against Israel's policies of oppression, violence, and intimidation for more than half a century. Upon rejection of the document of surrender, which was tried to be imposed on Palestine under the name of the Deal of the Century, Israel this time accelerated its attempts to have the inside track with the help of its collaborators. Turkey will not support any plan that the Palestinian people do not give consent to. Participation of some countries of the region in this game does not mean anything beyond serving Israel's efforts to erode basic international parameters. Countries that have declared their intention to open embassies in Jerusalem, in violation of the United Nations resolutions and international law, only serve to make the conflict more complicated with their actions. The Palestinian conflict can only be resolved with the establishment of an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine, based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. Seeking solutions other than this are in vain, one-sided, and unjust. With our Asia New Initiative, we will give our relations a new dynamism in our current time when the pendulum of history is shifting again towards Asia. We have also gained significant momentum in our relations with Africa, with which we have humanitarian and historical ties connecting our close geographies. We plan to implement projects aimed at strengthening Africa's capacity at the third Turkey-African Union Partnership Summit that we intend to hold in Turkey next year. We will continue our efforts to transform Istanbul, one of the most prominent cities in the world throughout history, into a regional hub of the United Nations. Ano ang mahahalagang punto na binitawan ng Turkey? Number 1, hindi katanggap-tanggap sa kanilang konsensya ang ginagawa ng Israel at ng mga kano sa Palestine. Number 2, tinawag ng Turkey na dirty hand, maruming kamay, ang panghihimasok ng mga kano sa Jerusalem. Number 3, hindi susuporta ang Turkey sa anumang hakbang na hindi sinasang-ayunan ng mga Palestinians, lalo na yung Deal of the Century na pilit ipinapalunok ng mga kano sa mga Palestinian. Nakapaloob sa Deal of the Century na isusuko ng Palestine sa Israel ang 33% ng kanilang lupain kasama ang East Jerusalem. Number 4, sinabi ng Turkey, ang tanging paraan para maresolba ang issue sa pagitan ng Israel at Palestine ay ang pagbibigay ng independence at recognition sa State of Palestine bilang isang sovereign nation.
ang anumang hakbang liban dito ay hindi makatarungan. Number 5, sa pamamagitan ng Asia New Initiative, pag-iibayuhin ng Turkey ang kanilang relasyon sa Asia, Shemites at African Union. Tandaan, sa ating plating, Turkey ang pinakadulo ng Shemite territory. Beyond the line ay Europe na. Number 6, gaganapin ang Turkey-African Union Summit next year na may layuning palakasin ang kakayahan ng Africa. Number 7, sisikapin ng Turkey na maitransform ang Istanbul bilang regional hub ng United Nations, meaning magkakaroon ng hub ang UN sa loob ng Shemite territory at hindi sila aapak sa lupain ng mga kano. Safe. Pakinggan naman natin ang mensahe ng Iran. I now give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran to introduce an address by the head of state. Thank you, Mr. President, Mr. Secretary General. I have the honor to introduce the pre-recorded statement of His Excellency Dr. Hassan Rouhani, the President of the Islamic Republic of Iran. In the name of God, the Compassionate, the Merciful, all praise belongs to the Almighty God, and peace and blessing upon His Prophet and His household and companions. Excellencies, ladies, gentlemen, the footage broadcast to the world concerning the treatment of an African American by the US police is reminiscent of our own experience. We instantly recognize the feet kneeling on the neck as the feet of arrogance on the neck of independent nations. We stood with the people of Iraq against Saddam tyranny, US occupation, and Daesh savagery. We stood with the people and government of Lebanon against Zionist occupiers, domestic warmongers, and foreign plotters. We never ignored occupation, genocide, forced displacement, and racism in Palestine. And we never made a deal over the Holy Quds and the fundamental rights of the Palestinian people. And in 2012, we presented a democratic solution through referendum in Palestine. Our assassinated hero, martyr General Soleimani, was the champion of the fight against violent extremism in the Middle East and fought to protect all citizens of this region, religious or secular, Muslim or Christian, Shia or Sunni, against medieval reactionaries. Mr. President, such a nation does not deserve sanctions. The response to peace is not war. The reward for combating extremism is not assassination. Words and claims are not our yardstick. The United States can impose neither negotiations nor war on us. Life is hard under sanctions. However, harder is life without independence. Here, I should express our appreciation to the Presidents of the Security Council for the months of August and September 2020, as well as with 13 of its members, especially Russia and China, who twice said a decisive and resounding no to the unlawful US attempt to exploit the Council and its Resolution 2231. We are not a bargaining chip in US elections and domestic policy. Any US administration after the upcoming elections will have no choice but to surrender to the resilience of the Iranian nation. And for the world, today is the time to say no to bullying and arrogance. The era of dominance and hegemony is long over. Our nations and children deserve a better and safer world based on the rule of law. Now is the time for the right choice. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. Ito ang mahahalagang punto na binitawan ng Iran. Pumanig ang Iran sa Lebanon
upang labanan ang Zionism na ginagawa ng European Israel. Sa ginanap na UN session, hindi nagsalita ang Lebanon tungkol sa issue dahil nakafocus sila sa naganap na pagsabog sa Beirut. Ngunit malinaw na sinabi ng Iran na lumalaban ang Lebanon. Number 2. Sumusuporta ang Iran sa Palestine laban sa mga gawain ng European Israel. Number 3. Ina-appreciate ng Iran ang ginawang pagharang ng China at Russia sa adhikain ng mga kano na impluwensyahan ang UN Security Council. Remember, katandem ng European Israel ang mga kano. Number 4. Bilang konklusyon, sinabi ng Iran, napapanahon na upang gawin ang right choice, paninindigan. Malinaw sa mensahe ng Iran, kitang-kita ang kanilang spirit na tumutugon sa mandato ni King Yahawashai. Kitang-kita ang effort at pagkakaisa ngayon ng mga bansang Shemite na palakasin ang puwersa ng Shemite territory. Nakikita niyo ba ang katuparan ng prophecy? Judah will roar like a lion. Verse 14 and 15. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of Yahweh is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. Sa panahong yan, didilim ang araw at ang buwan, matatabunan ang ningning ng mga bituin dahil sa usok ng digmaan. Kasabay niyan ang socio, political, religious, and economic persecution sa mga pinili. Mula sa pinagsama-samang revelations ng mga propeta hanggang kay John Revelator sa Book of Revelation, naririto ang natatanging mensahe ng Ophirian Heritage Conservatory para sa inyong lahat ngayong Feast of Tabernacles. Nalalapit na po ang pagsiklab ng pangatlong pandaigdigang digmaan. Yan ang hudyat ng muling pagbabalik ni King Yahawashai. Maging handa sa mga mangyayari physically, emotionally, at higit sa lahat, spiritually. Narito ang mga significant milestones. First milestone, hudyat ng padating na digmaan. Number 1, patuloy na kakalat ang pangalan ng Ama at ng Mesaya. Magigising ang mga lost tribes ni Jacob worldwide. Maglalabasan sila mula sa mga religions at babalik sa tamang pananampalataya ng kanilang ancestors. The name of Yahweh will be glorified. Number 2, maitatayo ng mga Gentiles ang kanilang third temple sa Jerusalem. Ipapatupad ng United Nations sa mga member countries na lahat ng tao ay kailangang magpa-member lamang sa mga religion or sekta na accredited ng Ecumenism or World Church Council. Ang kanilang magiging sentro ay ang third temple ng mga Gentiles sa Jerusalem kung saan ipoproklama nila ang kanilang Mesaya. Yan ang totoong kahulugan ng kanilang unity and world peace. Ang mga bansang tatanggi ay papatawan ng mga economic sanctions. Dito masisingle out ang mga Yahweh worshippers. Automatic, considered tayo as enemies of the state. Ito ang simula ng Great Tribulation. Run to the wilderness. Tumakbo na kayo. Number 3. Ang mga Gentiles ay maghahandog ng red heifer sa kanilang Mesaya doon sa Third Temple. Dito mag-aalimpuyo sa galit ang Ama. Ikakasa ng mga bansang Shemites ang pagbawi sa Jerusalem alinsunod sa nais ng Mesaya Yahawashai na isinulat ni Prophet Joel. Didilim ang araw at buwan sa kalagitnaan ng digmaan. Expectedly, magiging ruins at mawawasak ang malaking bahagi ng Jerusalem. It will become a desolate place. Number 4, magaganap ang second coming ni King Yahawashai kasama ang heavenly army. Tutulungan ang mga Shemites sa pagbawi sa Jerusalem at pagpapalayas sa mga Gentiles.
Then, babawian ng kapangyarihan at madadakip si Satanas. Siya ay ikukulong sa loob ng 1,000 years. Number 5, tuluyang mabubuo ang 12 tribes of Jacob mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang simula ng New Age, a new millennium of peace under the command of King Yahawashi. Ito ang tinatawag na restoration of Jacob's fortune. Second milestones. Ito yung 1,000 years of peace. 1,000 years ng kapayapaan. Number 1, magaganap ang first batch of resurrection ng mga pinili upang maging priests and judges, meaning tuloy ang pag-worship. Number 2, magkakaroon ng global reset sa lahat ng aspeto. Ala Adam and Eve ang kalagayan ng mga tao. Mag-a-adjust din ang lifespan gaya ng kina Adam and Eve bago nagkasala. Number 3, manunumbalik ang ecology ng mundo. Magtatanim pa rin ang mga tao gaya ni na Adam and Eve sa Garden of Eden, ngunit assured na tayo ng masaganang ani. Number 4, powerless ang Amerika at European Union sa loob ng 1,000 years. Paralyzed sina Gog and Magog, makakaranas ng matinding tagutom ang mga Gentiles. Number 5, authoritarian government ni King Yahawashi ang mangingibabaw sa lahat ng bansa buong mundo mula sa national government hanggang sa lowest level ng society. Third milestone, pagkatapos ng 1,000 years of peace, muling pakakawalan si Satanas. Muling mamamayagpag ang mga Gentiles. America and European Union and allies will rise again in power. Number 2, muling lilinlangin ni Satanas ang mga bansa upang tumalikod sa authoritarian government ni King Yahawashi. Tatangkain nilang muling agawin ang Jerusalem at digmain ang Israel ni Jacob sa pangunguna ni Gog and Magog. Huling hirit na po nila yan. Pauulanan sila ng apoy mula sa langit. Number 3, itatapon si Satanas sa Lake of Burning Sulfur kasama ang kanyang mga propeta, pastor at mga tagapagturo. Doon sila magdudusa ng walang katapusan forever to eternity. Number 4, magaganap ang second batch ng resurrection, gaganapin ang final judgment. Yung mga tagasunod ng mga bulaang propeta at pastor ay sa lake of fire itatapon hanggang matupok. Hindi po forever ang pagdurusa ng mga tagasunod lamang. Yung forever ang pagdurusa ay ang mga tagapagturo at bulaang propeta. Number 5, ibabalik ang Tree of Life, Revelations chapter 22 verse 2. Magbabago ang katawan ng mga tao, magkakaroon ng eternal life. Ito ang stage na hindi nagawa noon nina Adam and Eve, ang kumain ng prutas mula sa Tree of Life na inilagay sa Garden of Eden. Huwag pong maniniwala sa pantasyang rapture doctrine ni Pablo. Para po yan sa mga hintil. Wala pong tao na aakyat sa langit para magpahayahay. Unsa man na, istoryahe. Tatalakayin namin yung rapture fantasy sa hiwalay na video. Ngayon, ito ang sinasabi ng Ama ayon sa mga propeta. Ang millennium ay revival ng panahon ni na Adam and Eve. Ang binaliwala nilang bunga ng Tree of Life sa simula ay kailangang balikan ng sangkatauhan sa katapusan. Ang kinaligtaang proseso ay hindi pwedeng laktawan, kailangang tapusin. Kung saan nadapa sina Adam, doon babangon ang woman's seeds. Ang wakas ng lahat ng pagdurusa at kamatayan ay nasa simula. Ako ang Genesis
at ako ang revelation. Ako ang simula at ako ang katapusan. I am the Alpha and Omega. Besides me, there is nothing. In the beginning was the Word, and the Word became flesh and tabernacled among us. Yan ang salita ng Ama. Happy Feast of Tabernacles 2020. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Sa mga bagong baptized, welcome to the covenant. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Panoorin niyo po ang The Guide para alam niyo ang sunod-sunod na mga videos at series na dapat panoorin. Ang link ay ibinigay namin sa description sa ibaba lamang po nitong video. Para sa lahat, be blessed. Shalom.